Welcome po sa bahay ni Angie. Gusto niya mong ipakita sa atin kung saan po siya nakatira. She is very nice. She wants to show where she live. Ayan. Hindi po siya nahihiya. Take note. Siya ang nag-invite sa akin. So, samahan niyo po ako. Nagbabalik muli. Welcome back po sa aking YouTube channel. At welcome po sa baguhan lamang at mahabang-pahabang panahon po. Nabubulol ako na hindi po tayo nagkita-kita at marahil ay namimiss nyo ako. Kung hindi naman, mamimiss ko pa rin po kayo. So, ang video pong ito ay tungkol pa rin sa araw ng mga nanay. Buwan pa naman ng mga nanay. So, ihahabol ko po ito. Dahil naging busy po ako sa nakalipas na mga araw. So, talagang ginawan ko po ng paraan para mai-vlog ang taong ito. Kaya abangan po ang susunod na kabanata, mga Fratery. Itatampok ko po sa inyo ang isang nanay po tulad ng nasabi ko kanina, isang mabuting nanay, masipag, at nasisiguro kong mai-inspire po kayo sa kanyang katatagan ng loob, sa kanyang katatagan ng katawan, at sa lahat po, talagang isa po siya sa mga iniidolo ko na nanay dito po sa amin na malapit po sa akin. Although marami naman po talagang kahanga-hanga ng mga nanay na nagsisikap para po mabuhay ang kanyang pamilya, pero siya po yung talagang napili ko na ipapakita po sa inyo. At aking ipinapakilala si Angelica Lorenzo! Siya si Angie! Mabuhay, Angie! Ayan, uupot po tayo at makikipagkwentuhan po tayo sa kanya kung para maibahagi po niya sa atin ang kanyang kwento ng buhay na masisiguro kong mag-i-inspire po sa inyong lahat. Kaya sisimulan na po natin ang makikipagjigahan kay Angie. Yan. Hi, Angie! Hello po, ma'am. Ma'am talaga! Grabe, ma'am talaga! Ayan. Siya po si, ipakilala mo. Gusto kong siya mismo yung magpapakilala sa kanyang sarili para lubusan po natin siyang makilala. Ako po si Angie Lorenzo. Nakatira po ako sa Limud, pero dati taga Santa Isabel. Malapit lang po yung barangay po namin. Susunod po silang barangay towards there. Nagawa na, papunta dyan. Ayan. Kaya gusto kong malaman kung ilang taon siya na nung kanyang pinasok ang may buhay, may asawa. Ilang taon ka nun? 15 years old. 15? 15 years old, batang-bata po. Kaya, tapatapusin po natin. Masyado akong masalita. Tapos, ilan ang anak mo? Dalawa. Dalawa, may dalawa na siyang anak. Ilang taon? 8 years old at saka 6 years old. 8 years old tsaka 6 years old. Magkasunod lang po. Siya po ay, siguro naman nakita nyo na, siya yung tumutulong sa bahay ng nanay ko, siya ang tumutulong sa kanila doon. At hindi lang po iyon ang kanyang trabaho. Marami po siyang talagang pinapasok na trabaho sa bukid, mamimitas ng mais, magtatanim, basta lahat po ng trabaho na kaya niya, pinapasok po niya. Kaya doon po ako napahanga sa kanya. At saka ito na yung kanyang, yung gustong-gusto kong ibahagi niya sa atin kung paano po niya hinahandle yung kanyang pamilya since ang asawa po niya ay sa ngayon hindi pa siya nakapagtrabaho ng gusto dahil nagkaroon po siya ng na-aksidente. Ayan, kwento mo sa amin. Lakas naman yung boses mo, ngumiti ka sa kanila. Mga Fredri, ito po si Angie. Ano napasama kanya na? Noong July 15, 2020, na-aksidente siya ng motor kaya hindi siya nakalakad ngayon. Ayan. So, nung na-aksidente siya, from that day, hindi na po siya nakakapagtrabaho. So, 1 year mahigit na, ano? Kung 2020, July 2020. So, mahigit ng, ano, isang taon na. Siya talaga yung tumatabuyod sa pamilya niya. Yung nagtatrabaho po siya na parang walang makaka-imagine kung paano siya magtrabaho. Kahit ano talaga, pinapasok niya. Siguro kung may malapit ditong ano din, yung ano ba yun, yung nightclub, pwedeng saan sumayo. Joke lang yun. Pero masipag po talaga siya. Tapos, nung ano may tatanungin ko? Paano mo napagsasabay yung
yung trabaho mo sa bahay, yung obligasyon mo sa mga bata, at saka sa paghahanap buhay mo. Pag umaga po, binulutuan ko na sila ng mga pagkain nila, tapos pinapagkain ko na sila, tapos pag magtrabaho na ako, pumunta na ako. Ayun nga, pinaghahanda niya. Medyo na parang hindi siya sanay magsalita sa harap ng camera. Natitense siya. Ayan, yung pinaghahanda na daw niya yung pagkakainin ng mga bata kasi hindi rin makakapagluto yung asawa niya, hirap maglakad bago siya makapunta magtrabaho. Ayan, tapos, i-share mo pa, ano yung pinakamahirap na parang naranasan mo na parang nag-iisa ka? Yung hirap ka na parang minsan sinasabi mo, yung iniiyak mo na lang, ano yung mga pagkakataon na yun? Minsan, pag umiiyak ako, lagi kong parang gilidip-dip ko lang yung mga galit ko ng asawa ko. Ayun, hindi na po niya i-express mabuti yung kanyang nararamdaman. Excuse me. May panirap ba? Ano siya kasi, parang hindi mo nakikitaan siya ng kahirapan o may dinadanas siya kasi palangiti, yung laging nakangiti lang siya, very positive kung tignan, pero hindi po natin alam meron siyang pong buhat-buhat na hindi biro po. Angie, ano pa yung mga katulad ng kanina nabanggit ko na lahat ng trabaho pinapasok mo. Ano pa yung mga trabaho mong pinapasok mo tungkol sa naglilinis ka sa bahay ng may bahay, namimitas ka ng mais, ganyan. Ano pa yung mga tinatrabaho mo? Magsasaka po. Ayun, tulad ng nag-aano din siya ng palay, 'di ba? Ano 'yun? Nagagapas sa Ilocano. Oo. Lahat talaga pinapasok niya. Alam niyo po yung sobrang init ng araw. Talagang hindi niya po iniindayan para lang masustentuhan yung mga anak. Ganun po kabait si Angie. Kaya love na love po namin siya. Ngayon, ang gusto kong itanong din sa kanya, kung paano naman yung kanyang mister na paano niya parang ginagamot yung mga paghihirap mo ba bilang isang nagtataguyod? Minsan, masip naman siya. Wow, sweet! Pagkayo sweet, ay! Tapos? Minsan, siya rin ang nagluto para pagdating ko sa bahay namin, may pagkain na. Oo. Yun. Kaya, kayong mga mister dyan, manood kayo. Gayahin nyo din yun. Yung tulungan nyo, yung mga misses nyo, sweet na, nagluluto. Oo, ganun naman talaga dapat eh. Ano yung gusto mong i-share sa kanila ngayon bago natin tapusin ang vlog na ito? Wow, tapusin. Mamaya na, magkukwentuhan muna tayo kasi matagal tayong hindi nakapagkwentuhan, mga Fredry. Ano yung masasabi mo sa mga magulang na merong parang pareho kayo ng sitwasyon? Sige, agi Ilocano. Pwede Ilocano. Padak nga in na dapat kitwa at pakatatag kayo. Hanyo nga bukain ko problema yung pagsubok ng data. Dapat kitwa. Determinado sa lahat. Magsipag. Yun. Alam ko hindi niya kasi katulad kanina sinabi niya na parang hindi niya ma-express lahat yung gusto niya. Sabi ko tutulungan na lang. Ganun. Ayun nga sabi niya magsipag. Parang talagang alam naman yung pagsubok lang ang lahat. Kaya gayahin po natin si Angie, mga fratri. Ayan. Dahil po napinagbigyan ako ni Angie, actually minsan ko lang po sinabi sa kanya na pwede ba tayong mag-vlog tungkol sa buhay mo kasi Mother's Day, yung parang talagang related yung buhay niya yung sa buwan na ito kasi nga Mother's Day. So sabi niya, oo, yung parang nag-ano ba siya, yung hindi siya nagdalawang isip na magsabi na, oo naman, ganyan, gusto ko ganyan. Tapos lagi niya akong tinatanong, kaya napag-desisyonan ko na hindi lang po kami mag-vlog.
sa araw na ito, kundi meron din po akong konting regalo kay Angie. Kaya ipapakita na po, dadalhin na ni Julie sa amin kung ano yung regalo namin kay Angie, dahil isa po siyang mabuting tao talaga, masipag. Julie, pasok. Ayan mga Fretry, si Julie ay padating na. Iabot na po kay Angie yung aking regalo. Bye. Oh, thank you. Ayan. Itatago na po. Hindi, ayan. Konting regalo lang po para naman kahit pa paano ay nakatulong ako ng konti sa kanya. Kaya nagsakripisyo naman akong ibili siya ng konting grocery. Tapos meron akong binigay sa kanyang damit na gagamitin niya sa pag-date nila ni Carlo. Ah. Ayan. Tignan mo na baka ano. Po ang regalo niya. Groceries lang naman. Groceries. Ayan. Tapos yung damit niya. Ayan lang po. At sana po ay kahit short video lang in na gawa ko na ito, ay sana po ay nag-inspire sa inyo. Sa inyong lahat na mga nanay na meron pong dinaranas na katulad ni Angie na nag-iisip lang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Sana po ay na-inspire namin kayo na yun nga sabi ni Angie, hindi naging hadlang sa kanya yung pag-iisa niya sa pagtataguyod sa buhay, kung lalo siyang naging matatag, naging masipag. Yun lang po yun. Yun nga sabi niya, pagsubok lang po yun. So hanggang sa muli, thank you so much mga Fretry, at maligayang maligaya po ako sa aking pagbabalik muli. Hanggang sa susunod, I love you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Fretry. Shout out kan. Let's shout out kan. Shout out po sa mga kamag-anak ko po sa abroad. Oh. Sa mga Bisiha, Baguio, sana po makinig kayo. At sana mapanood niyo naman po yung aming vlog ni Ate Julieta. Wow! Mag-subscribe, mag-like, and mag-like at mag-subscribe. Mag-subscribe at share na rin po, at maraming salamat po muli. Bye-bye! Narito po tayo ngayon dito sa may bahay ni Angie. Dadalawin po natin siya dahil in-invite niyo po ako para makita daw yung kanyang tahanan, munting tahanan. Kaya tara na, samahan niyo ako. Wow! Boss ka agad! Ayan po, welcome po sa bahay ni Angie. Gusto niya mong ipakita sa atin kung saan po siya nakatira. She is very nice. She wants to show where she lives. Ayan, hindi po siya nahihiya, take note. Siya ang nag-invite sa akin. So, samahan niyo po ako. Ayan, hi Angie! Hello again! Ito po ang aming tahanan, na munting tahanan. Ayan, tignan niyo kung gaano siya ka-positive. Ayan, naku, tularan po natin siya. Ayan, dito po yung kanilang... Ito po ang aming aming higaan po. Ayan. Hindi pa masyadong matapos po. Okay lang. Ayan, dito po. Ito yung kanilang electric fan. Yun. Yung gagayan nila ng damit. Ayan. Ngayon lang siya nagliligpit kasi syempre wala po siyang time. Lagi po siya sa trabaho. Ayan, dito po ang kanilang kwarto. Kwarto at the same time entrance din. Tapos dito po yung kanilang puan. Dito na yung pinaka-kitchen na niya. Ayan. Wait. Ayan. I-continue po natin. Ito po yung kanyang kusina. Angie, turuan na ako. Ayan, yung thermos niya. Yung thermos namin. Tsaka ito yung kapihan namin. At ito ang hinugasan ng anak ko. Ayan, yung pinaglagyan niya ng nahugasan. Ayan, meron siyang take-out na Suman. Suman galing kay Inang. Tapos, ito naman ang aming basuhan. Lagyan ng mga baso, pinggan, plato, ito. Basta andyan na lahat. Ito po yung kanyang uroka niya. Pwede nang turukan mo. Oh, marami po siyang tubig. Ibig sabihin, masipag po yung kanyang asawa. Nag-igil siya. Ayan, nag-igil. At dito naman, dalhin mo kami sa... At ito naman ang aming... At saka ito yung dito po sila. Ang aming kalan. Dito po sila. Sinong nagluluto pero... Ina. Ay, hindi ka nagluluto. Hindi kami nagluluto. Ah, so bali yung kasi...
dito po sila nagluluto. Ayan. So, while dito pala, dito rin nagluluto yung kanyang ubyanan. Pero before, lahat sila magkakasama sa isang bubong yung kanyang ubyanan. Pero last month, humiwalay na po sila. Inayos nila yung kalahati ng bahay. Tapos dito po sila bumira. Kaya, yun ang buhay ni Angie. At, eto, dito na namin ulit tatapusin to kasi may tinapos na kami doon kanina sa vlog sa gilid ng sapa. Ngayon naman, since in-invite ako dito, dumiretso kami dito. Kaya dito na talaga nagtatapos. Ito po yung buhay ni Angie na napakasimple pero nakangiti, positive, napakasaya. Bye ulit. Bye-bye.